Torres at ngayon papunta ako kay Melvin, guys, no? Kasi magpapagawa ako ng box, yung sa plan ko na naipost ko, guys, yung dalawang naka mid pero naka bullet na, pero magiging apat na siya, guys, so hindi siya yung dalawa. So tuloy yung plan na apat na mid na naka bullet horn at saka apat rin na CV, hindi MCV, guys, ah, CV. So papunta ko ngayon kay Melvin para simulan niya na maaga bukas, no, okay, para hindi na ako masyadong malate sa pag-send ng item, kasi ito, guys, ay papadala ko sa pier to papuntang Masbate, no. So kunin ko lang yung pera at hatid ko kay Melvin para maibili agad lahat, kompleto materials, para walang delay, no. So punta na ako dun kay Melvin, guys. So ito, guys, at ayan, na-withdraw ko na yung pambayad ng box, guys, no. Kasi apat na, tulad ng sinabi ko, apat na bullet horn at apat na CV, Sherwin Vega na sub. Ayun, guys, ihahatid ko na itong pera para makompleto, wala nang problema, walang delay, may bili agad lahat, pati accessories, guys, no. So ngayon papunta na ako sa kaibigan ko. So by the way nga pala, guys, hindi ko na i-mention, maraming salamat kay Sir kay Sir Sony. Si Sir Sony talaga nakakita sa vlog ko na mapagkakatiwalaan ako sa mga gantong transaction, guys, no. At saka sa pamangkin niya rin na si Sir Irvin. So papunta itong Masbate, guys, no. Para so pupunta na ako ngayon para mas madali at matapos agad, para maisip ko na ito sa Masbate. So ganito yung sitwasyon nga ng panahon dito, guys, no. Paulan. So sana hindi tuhad lang sa paggawa ng box, na kasi maganda kasing gumawa ng box sa labas ng bahay, pero pag ganito maulan, depende na siguro. Pero ganito yung panahon, guys, papunta ako sa kaibigan ko. So parang it's around 5 PM ngayon, so probably bukas mabuti na mas magsimulan, makapagbili ng mga materyales para hindi na masyadong matagalan. At nandito na ako sa place ng kaibigan ko, guys, no. So sana andito siya para successful yung pagpunta ko dito. Yeah, ito, guys, ito. Tama, may ginagawa, guys. So, pero sisimulan niya na bukas yung sa kanila kay Sir Sonny at kay Sir Irvin. Yan. So hopefully maganda yung panahon para walang problema. So hello, guys, and good morning. So ito, paalis kami, guys, papunta kami yung Kikiino. Ito yung unang araw na mamimili kami ng mga gamit doon sa yung mga mixer, mga processor, speakers. Ewan ko kung andun ba yung Amtor case, guys, no. Pero ngayon bibilin ko yung lahat kung kaya, ha? Kung at saka yung availability, na hindi na ako maghanap sa ibang tindahan. Tsaka ano rin, guys, yung sa JVS may bibili din ako doon, no? Pero depende kung papasok na yung budget ni Sir. Pero tingnan ko na lang kung ano yung maikakasya ngayon, guys, no? Kasi titingnan ko pa lahat, eh. Pero nag-PM na ako kagabi sa KKE kung ano yung mga kukunin ko. So balik na lang ako, guys, kapag magte-testin na yung item. Siya nga pala, guys, kay Sir Sony nga pala ito, guys, na continue ito ng kahapon, yung nagbayad ako doon kay Melvin na sa mga boxes. So kay Sir Sony at saka para sa pamangkin niya si Sir Irvin for Masbate City, guys. So ay, outfit is mask pa nga pala, guys, kasi nag according sa newsfeed is ano yan? High strength restriction pala, or MECQ. So sana hopefully walang problema sa borders, guys, no. Kasi wala, yun yung patakaran, eh, no. So ano yun, naka multicam kami, pero yun nga, madalas naman na para mga motor naman, eh, no. So
Sana walang problema sa biyahe guys sa border control. So ayan guys, galing ako dyan sa video. So ito na pag-withdraw tayo ng 120,000 guys, no. So ito, pupunta na ako sa tindahan ng Kiki. At pagkatapos, kung may send rin ni sir yung sobra, yung sa additional, bilhin ko na rin lahat doon sa JVS guys. Ayan guys, at bumili ako ng 24 pieces na speak-on dito sa yan, sa Sian guys, no. So ito, 24 pieces. Ito yung pinauna kong nabili. So ito guys, ito sa Mandawi City guys, no. Ayan, malawak yung daan. So papunta namin sa KTE. So dito na tayo guys, no. Ayan na yung Kevin and Kate. Punta na ako doon para may sabi ko na yung mga kukunin guys. So ito na yung mga speakers guys. Yan, pinilabas na. So para ready for testing na yan. I need one.
testing pa yan ng mga siguro 20 minutes. So kain muna kami guys ha. Balik lang ako mamaya. Ayan guys, at na bili na namin itong mga una, yung mga amplifier processors at saka speaker. So woo, grabe guys, sobrang init. So di pa pala namin makukuha yung torches guys. Try ko lang kung makukuha ko mamaya or baka bukas na. Pero dadaanan pa namin sa JVS ngayon yung royal cord ng mga speaker wire, microphone, wide at saka wireless, no? Pati ano pa ba, mga XLR cable, yung power controller, ano pa ba? Basta video lang mamaya guys. Pati ka pala lyric stand at saka microphone stand. So kukunin namin yun ngayon para may kompleto na talaga namin guys. Hey, sound check, 1, 2, testing, testing. Hey, sound check, 1, 2, test, mic test. Sound check, 1, 2, mic testing, check. Yeah.
Kira lang yan. Ayan guys, mukhang di na namin kakayanin na kunin pa yung torque case. So, ewan ko kung ano yung isusunod nito. So guys, iwan ko na muna ito sa bahay, itong mga binili ko, no? At pupuntahan ko pa si Melvin. Okay, yun nga pala guys, binenta niya pala yung sasakyan niya. Ngayon, wala siyang masakyan sa mga plywood. So ayun, ako na lang bibili ng plywood guys, no? So punta na lang kami ng Naga, Cebu guys. So ito guys, andito kami sa Atlantic kasi kukuha kami ng plywood dito. Oh, saan ba si Melvin dito? So andito na talaga kami. So, binayaran niya na pala para diretso na yung pag-claim namin dito. So ayan guys, naikarga na yung mga plywood. Ayan, pinatapalan na namin. Abutin yata kami ng gabi kasi medyo didilim na, no? Kasi it's almost 6 PM na eh. So sana wala naman traffic eh, so madali lang siguro to. So ayan guys, andito na kami sa Naga. So padilim na kasi guys, no? Kasi it's almost 6 PM. So okay lang yung biyahe guys, no? Kasi MCQ dito. Pero pag mabiyahe ka ng ganito tapos may ganyan, ahay, mapapasa na all ka na lang guys. So ayan guys, at nandito na kami. So ito na yung mga plywood. So ayan guys, ito yung workshop ng friend ko. Magsisimula na siya bukas. Ayan o, table saw. Ito, laki ng compressor na to, 1 horse. Ayan guys, oh, isa ito sa trabaho niya. Ganyan siya galing yung friend ko. So yun na nga guys, at kagabi na kihatid ko kahapon yung mga plywood guys, no? Natulungan ko kahapon si Melvin para masimulan niya na yung box. So ngayon guys, babalik ako doon, maghahatid din ako ng mga speakers for sample niya, no? Maghahatid ako ng isang 18 inches or sub, isang pang mid at yung sa compression driver. At dadaanan ko nga pala sa KKE, sa kabilang branch nila, andun kasi yung torque case nila guys, no? So kukunin ko rin doon sa Inglanilia. So dadaanan ko na lang kasi sa Naga naman sa kanila kay Melvin. So balik na lang ako mamaya guys kung ano yung pwede kong may video. Guys, i-drop ko na lang dito kasi si Melvin umalis pa. So, balik na lang ako dito. So, ngayon guys, ito. Ilalagay na namin yung mga binili namin ni Larry dun sa, ano guys, no? Sa KKE. So, ilalagay na namin dito sa Amprac, no? So, ginabila ako guys, natagalan ako kasi alam nyo naman, ayan, vaccinated na ako. Ayan, pagmamayabang ko yung vaccinated, pagiging vaccinated ko, no? So, eto guys, si Larry na magbubuhat lahat nito, no? Para may pasok na namin dito. Para safety din siya if ever ma-ship na namin yung mga gamit na ito papuntang Masbate, guys. Ito, ngayon. Yan yung mukha ng walang vaccine, guys, no? So, ito na yung power controller, crossover, equalizer,
mixer tsaka yung dalawang amp. Ilalagay na natin yan dito, guys, no? Ayan. So guys, uunahin namin yung CI50 sa baba. So yun na, guys. At inuna namin pagkabit si CI50. Ayan. So susunod namin yung P5000S. So ginato, ganito yung ginawa namin, guys. Pinahiga namin para hindi kami mahirapan sa pag-usog-usog at paglagay ng yung parang magsisilbing nut at bolt niya, no? Tsaka madali siyang buhatin. Ayan, nakabit na naman si P5, guys. So tapos na tayo sa mga mabibigat. So yung kakabit na naman natin yung equalizer, power controller at active crossover. Ito, guys, tapos na kami sa power controller. Yan, so sa equalizer na tayo, and then yung panghuli dito is yung active crossover. Guys, yung crossover na yung panghuli, naikabit na yung si 50, P5, yan, active crossover, kakabit na, tsaka equalizer at power controller, guys, no? So depende na sa kanila, kay sir, yun kung ilalagay nila dito yung receiver ng microphone, kasi rack mountable naman yun, no? So depende na sa kanila, sir, kung ilalagay ba nila yung pangatlong amp nila dito, kasi magta-try amp sila. Pero depende na sa kanila. Basta kami, papasok ko na to dito para wala nang problema pag ma-ship, mas safety yung gamit. So ito na yung mga boxes nila. So lalagyan na nila rin ng markings para kung saan may kakabit. Yan na, guys. At nakikabit na namin, guys. Pero kulang nga lang yung mga ganti, guys, no? Yung mga bolt niya, pero importante na ikabit, no? Yan. So yung panghuli, guys, pinakahuli sa lahat, yung mixer on top kasi to. Kasi yung nakikita nyo, guys, ayan, meron siyang adjuster, no? So ganito mangyayari dyan. Yan. Kung depende kung anong angle yung pipiliin natin, yan. Yan yung pinakataas niya. If ever gusto man nating iligpit na yung mixer, ganun na lang. Hilahin, tapos baba. Ganun lang, guys, no? Pag ganito, guys, sa mixer, ito yung para mounting niya. Ganito yan. Yan, ganyan. So para maikabit natin to, tatanggalin natin yung tatlong screw na yan. Tapos pagkalagay na ito, syempre, balik natin yung screw para ma-mount na siya dun sa rack. So ayan, guys, binabalik na yung screw. At pati dito sa iba, lalagyan na rin, no? At ganun rin yung gagawin sa kabilang dulo ng mixer, guys. Ayan, guys, ikakabit na. So ganda yun ang paglagay sa mixer, guys, no? So lalagyan na lang namin yan ng markings dito para malaman namin kung saan namin kakabit yung mga bolt. Ayan. Ayan, guys, at naikabit na yung mga screw niya, no? Ayan. So ngayon, testing natin. Ayan. Ayan yung pinakataas niya. Ayan. Ganyan. So ganyan yung forma niya, guys, no? Sa mixer on top na torque case. So okay na, okay. Ito na yung mga manual, guys, at saka USB ng port na ito. Dito, yan. Meron siyang free na USB. So lagay natin dito sa baba. So dito sa baba may wires na, no? Pero sa susunod ko na ilalagay yung mga XLR cables niya, guys, no? So yung mga power cord lang muna. So sa pag-testing na lang, dun ko na ilalagay yung mga XLR connection. Kasi medyo madilim na rin dito. Ayan, so ganun lang, guys, no? Ayan, ganyan ka safety yung gamit natin kapag may rock. Ayan, guys, natapos na at naisarado na natin. So balik na ako pag mag-testing na kami nito dito sa kila kay Melvin, kasi pwede kami mag-testing ng malakas doon dito sa amin. Baka pagalitan kami dito. So ito, guys, ito 100 meters, guys, at saka 14 meters. So divide ko na lang, putulin ko na lang mga ito, guys, no, para makapagawa na kami ng wire, since magte-testing na kami bukas. So magagawa na kami ng mga speaker wire. Ito, guys, para mahati namin, andun si Larry.
babalikin para sa gitna, puputulin namin kasi it means meaning kapag tumakbo na yun siya dito, yung gitna nun nasa 20 meters. So ganito yung gagawin namin. Ayan guys, anim-anim guys, no? Anim na maikli tsaka anim na mahaba. Lalagyan na namin ng speak on ang mga to. Ayan guys, maglalagay namin ng mga speak on. Ito na yung mga speak on namin. So kakabitan na namin ng speak on to. So bali 24 pieces itong speak on namin guys. So ito yung sukat guys, oh. Kukunan ko siya ng sukat. Ayaw focus ang camera. Ayan. So puputulin ko na rin siya dito para ma-screw natin dito. Ayan, ayan. So ngayon guys, ayan, eto na siya. So eto na yung screw ko dun sa speak on. Ayaw mag-focus ng camera, bala siya. So eto na yung connection guys, no. Negative 1 at positive 1 lang yung nilagyan ko. So kakabit ko na siya sa speak on. So ayan guys, oh, ayan. At nakabit ko na. So ayan guys, no, hindi siya basta-basta mahihila. May ayaw mag-focus ng cam ko, ayan. Ay, bahala siya. So, ito na guys yung gagawin namin sa iba guys. So, ayan. So, ganito yung gagawin namin. May nang gabi, so, na lang namin natapos to. So, itong mahaba na naman yung susunod namin. So, ito guys, kakabitan na namin ng mga wire to. Tsaka, lalagdagan namin ng nung mga screw. Kasi, may mga kulang to eh. So, binilhan ko na lang kasama dun sa BXB, no? So, ito yung sinasabi ko guys na kulang yung screw. Eto. Ito lang yung mga kinabitan namin. So, yan, dadagdagan namin yan ngayon guys. So, yung mga kulang, eto sa equalizer, sa crossover, yan. Pati dito ba, kompletong, ay, kulang. Pero di bali na, sa akin, kahit sa akin, apat lang yung ganito. Importante dito, makumpleto ko dito guys, no? Yung susunod na gagawin namin guys, yan, kakabit namin yung mga XLR na dito, connection from mixer to equalizer to crossover then to amplifiers na. So ayun guys, kakabit na namin yung mga XLR cables, yan. Mixer to equalizer to crossover, then to amplifiers. Ayan. So ready na to para testing bukas. Guys, pinag-testing na namin yung mga speaker wire na ginawa namin. So, kung wala akong problema, para okay na pag-testing bukas. Alright. Lahat ng dadalhin namin guys para mailagay na namin yung speaker doon at mai-testing mamaya, no? So papunta na kami kay Belvin, pero dadaan pa kami sa boat center, may bibilin kami ng mga boat sa mga Twitter at T-Nut na set. So guys, dito kami, park lang ako kasi andun sinabi ayun, bibilin sa boat center. Guys, dadaan na namin yung box, so baba muna kami, ay magpapahanap kami ng parking area. Ito na yung meet guys. Isa pa lang yan guys, no? Ito naman yung likod guys, oh. Alright. Ayan. Alagay na yung speaker. Upat! Scorpion ay ganang gawa sa tao ni Pugita. Scorpion tape. Nagawa na kami ng wire dito. Nagsistrip na kami guys. Ito yung connection ng mid-high. So kumakain pa doon si Boss Mobs.
kami muna yung magsosolder dito. Tapos na rin, no? So magte-testing na lang kami nito ngayon. Lalagyan pa namin ng speakers yung mga sub, no? Then magsa-sound check na kami. Ito guys, lalagyan namin ng speaker, no? Wabco yan, 1200 watts para sa ano ba to? CV, Sherwin Vega, no? So ito yung ano niya guys, rubber footing yan. So yan, lalagay na nila yung speakers para makapag-testing kami ngayon. Sana di kami abutan ng gabi guys, no? Pero walang magagawa kung madi-delay talaga. Ito na yung panghuli na box guys. So saktong sakto, ito yung pang-apat na sub at ginabi na kami. So malapit na guys, nalagyan na ng kapit yung mga sub, yung CV. So ginabi na kami, no? Bilin na dito. Tapos na rin yung panghuling sub. So, lalagay na namin yung isang sub, no? Ito na yung last mid high. Alright. Ready na yung amp. So guys, yan, getting ready. So ito na yung mga box. Magte-testing na kami. Alright. No, modify yung cable guys, kasi yung mangyayari nito, magkahiwalay yung wire ng dito yung isa at saka may dala pala ako isang amplifier for high at saka mid. Then pagdating dito sa mid high box natin, iisa lang yung sa dulo nito. Yung negative 1 at positive 1 is for the speaker mid, and yung positive 2 at negative 2 is for tweeter. So ganun yung connection nito guys, para mas malinis sa tingnan. Sinasabi ko guys, manggagaling yung magkahiwalay doon, pero magkaisa lang sila dito sa link. So ito guys, naka-on na yung mga amp. Ay! Naka-bridge ni? Parallel. Kusubalar.
si Son Diego at kay Sir Irvin for casting small rim sound system. Ligpit na namin to guys, no, kasi mag na 9 PM na, so malayo pa yung uuwian namin, so ikakarga pa namin ang mga to. Ewan ko kung paano namin ikakasya ang mga to, no? So for shipping na to bukas guys, no, papuntang Masbate kay Sir Sonny at kay Sir Irving, no? So maraming salamat sa inyo sir sa pagtitiwala, so off na namin guys. To last pala guys, magte-testing kami ng mic. Mic check kami. Want to be my check. Tungon ni sa face plug, no? Hey, match up. 1, 2, testing. Test 1, 2, hey, match up. Guys, check namin kung paano namin ikakasya ito dito. Make sure lang, atento lang. Lara ka lang naka, nego karton lang. Ayan guys, kailangan namin yung manpower. Ano, extra na sasakyan, no? Kasi di magkasya dito sa amin. Pinarga namin para makauwi na kami. Kasi 9 PM na, magkakurfew na dito. So ito guys, kasunod yung sasakyan ni... kasunod lang namin yung sasakyan ni Melvin. So pauwi na kami sa Cebu City kasi mga 9:15 PM na ngayon. Eh medyo malayo kasi to. So sana umabot na kami ng less than an hour kasi papauwi pa yung sasakyan ni Melvin eh. At saka si Larry uuwi na rin. So baka pag-uwi namin, ipadrop ko lang tapos yun, uwi na agad sila. Ako na pumasok. Pero ito, di ko na ito ibababa para wala na akong problema. Guys, at nababa na namin. So nagmamadali na sila kasi curfew na. Malayo pa yung uuwi na. So, bukas guys, i-ship na namin to. So guys, and good morning. So, yan, naga kong gumising kanya, umulan. Pinabi ko yung mga to, tsaka yung sa multi-cab na sub. So ngayon guys, no, since sa tri-amp ni sir, yung P5 ko kasi yung ginamit kagabi, yung sa pagkakaalam ko, 502 yung gagamitin nila sa high for three-way. So, alam naman natin na yung integrated amplifier is 502 RCA yon. So ito yung gagamitin ko. Ayan, ito galing ano to, JBS 300 female XLR to male RCA, no? So ito yung ikakabit guys. Guys, lagyan natin ng stretch wrap yung mga box. Ayan guys, nalagyan na namin ng stretch wrap. Alright. Ayan, panigurado guys. So yan yung gagawin namin guys sa lahat ng box. Nalagyan namin ng tape. Matapos na namin lagyan ng stretch wrap at lagyan na namin ng fragile. So yan. So, susunod namin yung sub. Good luck guys, no, sa pagbuhat ng sub. So, ito guys, nalagay na namin. Lalagay na namin din yung mga speaker wire dito. Yan, mga microphone wire. Ano kayong mga kasama dyan. Dito na namin ilalagay.
Pati yung mga speaker rin nga pala, guys. Ito na yung mga speaker wire, guys. Sarado na namin ito. Itong pang-complete set, guys, no? So, yan. Pwede na yan for boxing na yan, guys. Guys, ito, nabalot na namin. So, yung kulang, yung sub na lang. Pero may malaking problema kami dito, guys. Nanghiyang lari ito. Kailangan mo pang bumalik tag, guys, no? Para mabasa mo yung fragile na yan. So, yung sub na yan, susunod na yan, guys. Guys, no? So, babalutin na namin yung sub. Binabalot namin, guys. Sobrang bigat. At sobrang laki rin ng CV, guys. No? Ayan. So, tapusin lang namin itong apat, guys. So, ayan, guys. At natapos na rin namin. Oh, bibigat, no? So, ready for shipping na to. So, kukunan na lang namin ito ng bilu-bleeding sa, ano, sa shipping lines kung saan namin ipapadala to, no? So, ayan, guys. Binago ko yung kamalian ni Larry. Pero hindi na siya baliktad. So, sige guys, at alis na muna kami at kukunan pa pala namin ng sukat to, no? Para okay na for shipping. Chikoy! So, ito guys, pinasok muna namin, guys, no? So, ito yung unang kinarga namin kasi baka magpapatulong na ako sa cousin ko, no? Para maihatid to lahat. Kasi, ito, umulan na talaga, no? So, eto, lagyan muna namin ng trapal tapos park namin dun sa parking para maibubong. So, eto guys, may karga na namin ng subs, no? Kasi andun sa akin sa kabila yung mga subs. So, hahatid na namin to sa pier. Guys, nakunan pa namin ng permit dito, no? Kasi ito yung mahirap sa pier, eh. Maraming sinukuha ng permit dito. Hindi ganun kadali. Dito naman kami sa loob ng pier, guys, no? So, hahanap na lang kami ng daan dito kung saan papunta yung sa co-shipping dito. Ito, sa kakaikot namin, nahanap na rin namin itong barko, guys, no? So, ito, co-shipping lines, papuntang Masbate yan. Papasok na kami, guys, no? Yan. Apaw, kung papasok ba o i-drop ba namin dito, pero sana makapasok para i-drop dun sa loob, no? So, ito yung dalawang karga namin. Ito, sabi, makakapasok na kami, so mabuti naman, guys, no? Kasi malayo talaga yung pagkahakutan kung hindi kami papasukin. Yan, so magdadrop kami dito sa loob. Ito, magdadrop kami sa loob, guys. Yan. Ito na, guys. Naikarga na lahat. Amplifier. Apat na CV, apat na mid-high. So, ito yung mga microphone at saka wires. So, ayun na nga guys. At na-ship na rin at natapos na rin namin ang vlog na to, no? Alam mo, mga ilang days po. 3 weeks or 4, 1 month. Pero okay. Medyo matagal din kasi yung gumawa ng, ano, guys, ng sub sa yung mid-high. Yung gumagawa ng nag-e-event din. Lalo na kung suffer din. Pero, salamat ka rin at natapos na rin. So, papuntang Masbate ka tayo ngayon, guys. Pero nakakapagod, para nakakahingal kami na bumatid sa loob. So, TV guys, thank you for watching and God bless everyone.